Lima ang nasawi ng araruhin ng truck ang ilang sasakyan at mga tao sa Ragay, Camarines Sur. 31 ang sugatan. Ang lima sa kanila matindi ang tinamong pinsala. Live mula sa Naga City sa Camarines Sur, may report si Haji Rieta. Haji? Yes, Jessica, at yung lima nga nabanggit mo nga ay hanggang sa ngayon ay hindi pa pinapayagan ng ospital na makalabas dahil nga sa tindi nitong kanilang sugat na nararamdaman, itong kanilang sinapit matapos nga silang umanong araruhin ng isang malaking truck sa Andaya Road sa bayan nga ng Ragay sa Kamsura. Narito ang ulat. Sa madilim na kurbadang ito ng Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur, naganap ang isang malagim na trahedya kagabi. Inararo ng isang dump truck ang ilang sasakyan at tao sa gilid ng kalsada. Lima ang patay, kabilang ang barangay captain na si Joseph Cater. Inabot ng limang oras bago nakuha ang labi ni Cater na pumailalim sa nagbangga ang truck at bus. Kailangan pang gumamit ng heavy equipment. Masyadong naipit, hindi pwedeng walang mga heavy equipment na gagamitin. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya Cater sa bigla ang pagpanaw ng kanilang padre di pamilya. Ayon sa mga residente, nagtungo sa lugar ang barangay captain para responde sana sa naunang bangga ng tricycle at motorsiklo roon. Kasama niya ilang pulis, pero isa umanong humaharurot na truck ang bumangga sa isa pang sasakyan at umararo sa grupo ni Nakater. Sumalpok ang truck sa police mobile at pati na rin sa kasalubong itong bus. Nag-overtake, hindi na nakontrol yung preno, kaya yun, bumangga sila doon sa yung nasa lubong nilang bus. Yung truck na ito, biglang wala ng giya, wala ng preno. Tapos yun namang isang bus, papuntang Bicol. Salpo kanyang kaagad. Dami mga bata dyan. Kinukuha na sa ilalim. Patay rin sa aksidente ang dalawang batang edad 8 at 4 na nasa gilid doon ng kalsada. Dalawang iba pang biktima ang binawian ng buhay sa Bicol Medical Center sa Naga City. Kwento ng mga tao nandito kagabi, talagang napakabilis ng pangyayari. Itong truck na ito ay talagang biglang lumusong sa lugar na ito kung saan maraming mga tao dahil may naunang aksidente dito. At dahil sa pangyayari iyon, yung ibang tao talagang pumailalim pa sa truck na iyon kung talagang nahirapan naman itong mga rescuer na alisin yung mga tao na naipit doon. At sa itsura, itong aksidenteng ito, talagang walang bubuhayin nito. 31 naman ang sugatan, ang lima sa kanila. Grabing pinsala ang tinamo, kaya't kinailangan putulan ang bahagi ng katawan. Bago ito dinisisyon ang i-amputate, na pina-assess muna ito sa ibang doctors din, like sa mga general surgeons, no? Kung talagang wala ng pag-asang ma-save pa yung extremities. Labis naman ang pag-alala ni Mercedes Arasiel. Sugatan din daw ang kanyang anak pero hindi pa rin niya nakakausap. May sugat lang sa ulo at sa katawan. Dinapitan ko ang anak ko talaga. May tangan o siya ng suwero. At saka talaga may bigis, may banpusa dito sa ulo. Tapos dinala na ako sa ospital. Ang ganungan niya, hindi ko malaman kung maingat. Sabi nila maingat, hindi ko makita. Abot-abot naman ang pagpapasalamat ng pamilya ni Lorna Bagangan. Muntik na raw madamay ang mag-anak sa aksidente. Kabilang kasi sa mga inararo ng truck ang kanilang tindahan. Mabuti na lamang down ay wala na sila roon nang mangyari ang aksidente. Ano na lang po ang mapag-anuhan dahil hindi lang naman akong napermisyo, ay mahirap man na po ang ano. Mabuti nga po yun, ganun lang ano hindi yung tao. Kumbaga sa ano buo po ang pamilya ko na andito po kami. Kaya lang ang inaano ko po yung mga kabarangay ko po siyempre sa dami nila. Paano na lang po mangyayari? Paano na lang po sila? Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng driver ng truck na noong unay tumakas pero kalaunay sumuko rin. Jessica, aminado naman ang mga residente roon na talagang accident-prone area, lugar. Dahil yung kung mapapansin natin, ano, itong kanyang structure ay talagang medyo may pagka-sharp curve ito. At medyo steep ano, yung paikot na yon, yung pa-curve na yon. Kaya naman kapag talagang mabilis yung takbo ng sasakyan at talagang hindi agad kumagat yung preno, ay talagang didiretso ito kung saan mo ito papunta. Ma'am Jess. Yung truck ba yung paakyat? Kasi napansin ko sa video ninyo, Haji, paakyat, sharp curve, tapos paakyat. Yung truck ba yung paakyat o siya yung pababa? Siya yung pababa, Ma'am Jess, ano, itong truck.
at galing ito ng bandang Naga City, ano? At ito namang kanyang nasalubong na bus ay pabikol sana. So yung ang pagkakakwento sa atin, Ma'am Jess, ay sabi ng pulisya, posible raw na nawala ng preno itong truck na ito at kaya naman na nagdire-diretso na doon sa lugar kung saan nga naganap yung aksidente, Ma'am Jess. Okay. Yung istruktura, kamo, yung pagkaka, mukhang may diferensya talaga yung structure nung kalsada dahil accident prone. Tama ba, Haji? From the past, kasi alam ng mga tao dyan na accident prone yung lugar na yon. Meron bang ginawa to correct the structure? Ang napansin lang natin doon, Ma'am Jess, ano, para ma-alert o mabigyan ng warning itong mga motorista na dadaan doon ay yung mga reflectorized signs na nakita natin doon na talaga namang umilo kapag gabi, ano, na dumadaan tayo doon. Pero yung mga talagang warning na nagsasabi na itong daan, itong kalsada ay sharp curve ay wala tayong nakitang ganun. Siguro, isa yun siguro, Ma'am Jess, ano, sa masasabi natin na posible rin, pagkukulang na rin ng lokal na pamalaan dahil kung siguro may mga ganong mga signs ay talagang maiwasan itong mga ganitong mga aksidente sa lugar, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.